1,000 piso noon, 50,000 pesos na buwan-buwan ngayon. Yan ang success story ng isang millennial plantito at marketing student sa Pampanga na nawili sa hydroponics farming nito lamang pandemya. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Guantes. Samgyup is life para sa maraming Pinoy. Pero hindi yan may enjoy kung walang unli lettuce. Nakilala ng News 5 ang 22-year-old marketing student at plantito na si Harold Zapata. Wantusawa siya sa lechugas na siya mismo ang nagtatanim. Pero hindi sa nakasanayang paraan o conventional farming, kundi sa tinatawag na hydroponics. Nag-iisip ako ng pwede kong pagkakitaan dahil wala akong na-generate na income. Hanggang sa yung father ko, nakapanood siya ng about hydroponics farming, sabi niya, baka gusto mong pag-aralan to. Aminado si Harold na na-challenge siya, lalo't mas umuusbong ang lettuce sa malalamig at matataas na lugar. Tayo, Pampanga, lowland dito eh. Kaya tayo kailangan natin gumamit ng mga ganito, kagaya ng greenhouses. Hydroponics kasi means water eh. Ponics comes from the words ponos, which working. So, ibig sabihin, ang nagpapagana na lang dito is yung tubig. Pero hindi siya literally na tubig lang. Kasi kung tubig lang yan, walang nutrients yun na makukuha ang halaman natin. So unang-una dyan, kailangan natin ng water-soluble na fertilizer. Hindi naman daw kailangan ng malaking halaga para simulang magtanim sa pamamagitan ng hydroponics. Pero ang kikitain mula rito, libo-libong piso. One cup kasi is ang expenses niya around 5 pesos lang. So minamarket ko siya ng 3 for 100 or 35 pesos each. Minsan po nakaka-generate tayo ng 40 to 50,000 po na income po, monthly po, kada harvest po yun. Ipinakita ni Harold sa News 5 kung paano ito ginagawa. Mga gusto po palang mag-setup dyan ng hydroponics, ituturo ko sa inyo kung ano ang pinaka-low cost na materials na maggamit natin. Kailangan natin itong styrocups natin, lagyan lang po natin yan ng 80% kokopit. Kailangan po natin yan lagyan ng maliit na hukay para po pag hinulugan natin ng buto, mag-germinate po siya. So after po natin lagyan to, kailangan lang po natin siyang sprayan. Tapos kailangan po natin yan takpan para po hindi matuyuan ng kokopit, ma-maintain po yung moisture. After 14 days po, ito na po ang kalalabasan ng ating punla po. Na-inspire raw si Harold na magtanim dahil sa kanyang lolo na magsasaka. Hiling niya, subukan din ng kapwa niya millennials ang pagtatanim. Sa mga kabataan na kagaya ko po, hindi po ibig sabihin na bata tayo, puro cellphone, puro technologies na lang ang pagkakabalaan natin. Ang mga farmer po kasi ngayon, patanda na patanda. So kailangan mapalitan naman ng bago, tsaka pati po ang farming style natin, kailangan hindi naman sinasabing maging moderno, pero doon na po kasi papunta ang mundo natin eh.